Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Di natin masyadong buong napanood ng maganda ang laban ng Blackwater kontra Meralco. Gawa na nga makikita mo ay ganito. Konti na lang pwede nang lumabas ang Lodi mo. Pero sa second half, mas kontrolado pa rin ang Bolts ang laro. Lakas pa rin ang wangkataan itong si Sulaiman Braimo. Pero ang katapatang Dayo ay di naman nagpa-just-just. Si Chris Ortiz din ay may sariling pagbutas. Nabigyan ng maraming pagkakataon ng pabango para maidikit ang laro. Pero sila'y bigo. Hanggang idiin na ni Chris Inusa ang laban kaya pwede nang mag-uwian. Nakalimaw na naman itong si Sulaiman Braimo. 40 points at 16 rebounds ang trinabaho. At buhatan baka mo, si Braimo lang ang naka-double digits sa Meralco. Habang sa pabango, si Chris Ortiz ay naka-29 points pero may matumal na 6 rebounds at malupit na 0 assists. Gitgitan sila ni Braimo sa pagpasa na merong isa. Ang kanilang best player of the game last time na si Ray Suerte ay malas. May 10 points sa 3 over 10 shooting. Ang 3 points ni Christian David last game ngayon ay nadagdagan na. Naging 5, bumato ng 3 sa 3 at pumasok ang isa. Yung 2, kung hindi kapos, eh sobra. Ang pangalawang laro ng Converge ay gegewang-gewang pa rin talaga. Wala nang import ng tropa pero tinalo pa rin sila. Si RHJ na-eject ng si Nieto ay masoplak nito ng bola. Para sa ilan ay sinadya at meron namang nagsasabing hindi. Pero kung si Tatalino ang boboka, huwag mo nang pakialaman yung bola kapag na-shoot mo na. Si RHJ nag-iwan ng 14 points, 11 rebounds at 3 assists. Buti na lang at may pondo na silang panambak bago siya nasibak. Pero nahabol naman niya ng Converge. Nauwi pa nga sa overtime kaso di pa rin sila nanalo. Wala ngang import ng tropa pero si Jason Castro naman ang bumida. Nagveterano ito ng 23 points, 8 rebounds at 4 assists. Umibabaw ngayon ang kanyang pamumuno, lalo na tong huling pagkontrol niya sa laro. Si Calvin Oftanay isa ding naging sandalan ng Giga. Naka 19 puntos at 5 rebounds. Tumatapang lalo si Calvin gawa ng pagkakataon at mukha namang hindi niya tinatapon. Samantala ang Converge ay nabigyan ng liwanag ng si RHJ nga ay nawala. Si Tom Vodanovic nga ang kataasan sa kanila na may 25 points, 9 rebounds at 7 assists. Siya din ang bumitaw ng panabla. Uli sana, kaso kapos na. Hinihila na siya ng mahigit 50 minuto na paglalaro niya. Si Jeric Balanza ay naka 18 points at siyang nagbigay buhay sa Converge para makadikit pa. Kaso kahit pa naihirit nila sa extension ng laban, dinaig pa rin sila ng TNT na mas lumabas ang tapang. Si Kelly Williams ay 37 minutes sa oblo. Ang mission ay limitahan ang kalabang Dayo. Si Glenn Cobuntin ay tumira na sa court na may minutong mahigit 44. At ang bumaon sa dulo, si Jewel Ponferrada na ating idolo. Big time tong paambon niyang 12 points, lalo na tong pangdiin sa panalo. Pati tatak ng sapatos niya, iniwan niya na sa bagito. Imperne sa TNT, nakuha pa rin nilang mangibabaw kahit pa karamihan sa lineup nila ay kurimaw. Kaya iba pa rin talaga itong si Castro, alamat na veterano. Nawawmali nga lang talaga siya dito. Foul! Anong foul? Ha? Oo, akala ko ako. Hanggang dito na lang mga chong, maraming salamat, hanggang sa muli.